Oy, SHS na. Yun lang. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories. True horror stories submitted by HTV Positive listeners. Siyempre, sabi ko nga sa inyo, ito na naman tayo. Tatlong kwento po ang ating pagtutuunan, pag-uukulan ngayong gabing ito mula siyempre sa ating email, ang sindakstories2008@gmail.com. Walang iba ang inyong kasama, si Red po, hanggang mamaya, hanggang sa tayo po ay magkasawaan sa pagkakarinigan. Maraming salamat sa lahat po ng mga tumututok na medyo maaga ngayong episode natin na ito. At sa puntong ito, tatlong kwento po mula na Lila, Jose at Arlene ang ating ibabandera dito po sa ating SHS segment. Pero bago po yun, atid po munang babatiin si Nanay Josie Rayla. Hindi po niya birthday guys ha. Ito po ay ang tinatawag na Hilakbot Mother ng Tarlac. ayon dito sa kanyang anak na si Maria Destiny Joyce. In-email po sa atin sa same email kung saan ninyo binabahagi ang inyong kwento at pinapabati po siya ng kanyang anak dahil as in naging part po ng kanyang pang-araw-araw na buhay mula pagkagising 6 a.m. sa pagluluto, maglalaba daw, maglilinis, kinig na kinig daw talaga, tutok na tutok, kapit na kapit sa matigas at tumihimas ng madulas si Nanay Josie Rayla. As in super fan daw mapa-YouTube o kaya sa ating podcast. Maraming salamat po. At kung ako man, akin man po mapapasalamatan isa-isa lahat ng mga nakatulad po ni Nanay Josie Rayla at si Maria Destiny Joyce o kaya si Joyce na lang para hindi masyadong mahaba. Baka sabihin niya, ba't kinumpleto pa? Nako naman, salamat po sa inyo. Kung gusto niyo po na ma-acknowledge kayo, please lang i-comment nyo lang guys dyan po sa baba ng ating comment section upang nang sa ganun ay malaman at makilala ko rin po kayo. Okay? Anyway, dito po naman sa ating kwentuhan ay unahin natin ang kwento na ipinadala po sa atin ni Lila. Ito ang Subscribers Hilakbot Stories. Isa po ako sa mga silent listeners ninyo mula po sa Negros Island at nag-college po ako sa isang international/American institution dito sa Dumaguete City at hindi ko na po imemention. Almost isang dekada na rin po nang graduate ako sa universidad na ito, pero hanggang ngayon po ay fresh pa rin sa akin yung mga kwento hinggil sa mga multo na umaali-aligid sa aming eskwelahan. Prominent po ang university namin na ito pagdating sa mga ghost stories, kaya kahit sino man pong tanungin ninyo na tiga Dumaguete, alam na ang aming eskwelahan ang nagtataglay o yung patutungkulan, kumbaga pag sinabing ghost stories. Dahil napakalapad po ng land area nito at talagang napahaganda dahil na rin nakaharap ito sa karagatan. Itong ilan sa aking ibabahaging ghost story ay experience ng aking close friend and let's call him SM. So POV po niya ito. Nag-umpisa ang lahat nung wala kaming magawa na mga pinsan ko. Anim kaming magpipinsan noon at dahil nga sa sobrang boring namin, nagpasya kaming mag-ghost hunt sa university since we know na maraming multo doon at since meron din kaming isang pinsan na taglay ang third eye. Itago na lang natin siya sa pangalang JR. Matagal na po siyang nakakakita ng multo simula pa daw ng kanyang pagkabata, kaya naman sobrang excited kami and at the same time, kinakabahan. Hindi namin sinabi kay JR yung history ng mga buildings na aming papasukin at pupuntahan, basta hinayaan namin siyang ikuwento o hinayaan namin siya na magkuwento sa amin kung ano ang nakikita niya. Katulad na lamang po doon sa AH building. So pagpasok pa lang namin doon sa AH grounds, biglang nag-smile si JR as if may tinitingnan siyang mga tao kahit wala naman talaga. Sabi niya, ang daming bata dito ah. Naririnig niyo ba yung mga tawa nila?
at nanghilakbot po kaming lahat. Sinabi niya na maraming batang naglalaro doon, as in makukulit na mga bata. Marami daw na mga espiritu na nakatitig sa amin mula sa mga hallway sa taas ng building. After a few minutes, doon sa aming paglalakad sa AH grounds, biglang napatalon at sumigaw si Hailey kasi raw may naramdaman daw siyang humawak sa kanyang leg na sobrang lamig na kamay. Habang napasabi naman si Kuya JR ng may nakahawak sa akin na bata while he was dragging his right leg. As in sobrang bigat niya at parang kinukurot pa nga daw siya. Sinabi pa niya na bilis-bilisan na daw namin yung paglalakad kaya nagpunta na kami sa SC. So habang papasok na kami sa SC mula sa AH, bigla pong sinabi ni Kuya JR na huwag daw kami dun dumaan dahil may napakalaking tao na nakaabang sa amin dun. Sobrang laki daw nito at mapupula pa ang mga mata. Kaya pinili namin yung ibang lugar o ibang daanan patungo sa SC. So sabi niya pa dito, we were kinda rushing. Ang konyo. We were kinda rushing na kasi medyo nakakatakot na kasi nun eh. Natatakot na din daw kasi sila noon. So ang sabi din sa kanila, ang sabi daw nila kay Kuya JR, ano kaya i-check natin yung second floor, Kuya? Pero ang rekomendasyon ni Kuya JR sa amin ay wag. Masyado nang matatapang yung mga multo doon. Sa sobrang tapang nga nila, bukod sa nananakit sila, eh kaya ka pa niyang ipaglaban. Wow. Hindi, wala yun. Sinisira mo talaga yung ano, ano ba yan? 2023 na, hindi ka pa rin nagbabago sa segment na to. Kayo na nakikinig dito eh. Are you crazy? Hindi, di ba dapat kape yun? Swinging ng kape, kape ni Lola Trinidad, out na out. Andyan po sa ating HTV merch. Piliin nyo na po ang paborito ninyong flavor bago ma-check out ng iba yan. I-like nyo na rin yung kanilang Facebook page, Kape ni Lola Trinidad, para po sa direct link patungo sa ating HTV merch. Na ipasok pa yun, no? Anyway, balik sa istorya. Yun nga sabi niya, baka daw may mangyari pa sa kanilang masama. Kaya ang ginawa nila ay dumiretso na sila sa amphitheater. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. Maraming maraming salamat kay Lila sa kwentong ito, and meron po siya na mga karugtong pa dito at iba't iba. Marami pa silang pinuntahan doon sa school grounds. Kaya ito talaga masasabi natin, hindi lang isa, hindi lang tatlo yung pinuntahan nila na haunted. So yung buong eskwelahan po na iyon, yung university na iyon, ay talagang haunted. Kaya pala prominente siya sa mga ghost stories. At sigurado dyan sa ating live chat, ewan ko lang kung may nakahula. Ewan ko lang din po kung sa comment section, just in case kayo po ay replay ng nakikinig, baka meron kayong idea kung saan itong university na ito na nababanggit kanina pa dito sa ating first story. Kaya i-comment nyo na yan. Kung sakali man din, ikaw ay meron ding, alam mo yun, na experience, na encounter na something paranormal doon sa university na yun. At saka kung limbawa man, nasaktuhan natin na ikaw ay isa din sa mga nag-aral doon at meron kang personal ding karanasan, why not i-share mo rin yan kahit sa comment section na lang, guys. Or kung medyo mahaba-haba katulad po ng ginawa ni Lila at talagang parang compilation kasi yung ginawa niya, pwede nyo po yung isend sa ating email, sindocstories2008@gmail.com. Hindi lamang po ang campus nila yung kilala sa ganito eh. Actually, meron din Bicol University, UPLB, di ba? Kung inyo pong matatandaan, meron tayong furniture dito noon na parang meron silang tinatawag na bridge doon. Tapos meron din yung parang gumagalaw daw na monumento, parang ganon. Kaya pati yung mga dormitories na nasa loob ng campus na yon. At masasabi natin talaga na hindi lang ito yung university sa Pilipinas na katangi-tangi na merong paranormal backgrounds or kaya
ghost hunting, sabi nga natin. Kasi kahit po yung mga lalaking mga university dito po sa Pilipinas, sa Maynila, kahit sa labas ng Maynila, lalong-lalo na ha, babanggitin natin, syempre UST. Eh, alam naman natin nakasaksi po yan ng giyera, yung panahon ng giyera noon, di ba? At saka marami din po talaga mga namatay doon sa grounds na yan. Kaya hindi talaga natin maitatanggi, guys, na talagang itong kalupaan natin ay marami pong, kung pwede lang magkwento ito, maraming marami talaga sila na masasabi sa atin. At alam mo yung maidetalye nila kung ano ba yung mga pinagdaanan, ano ba yung, di ba, yung kanilang nasaksihan. Kumbaga, di ba? Bago itirik, itayo dyan yung inyong campus. Lalong-lalo na kung dyan sa campus ninyo ay marami ding malalaking mga punong kahoy katulad ng akasya, may balete. Basta kahit na anong puno po na masasabi nating century old, basta matanda na, na nandyan pa rin po at nakatanim sa likuran o kaya kahit saan mang bahagi ng inyong eskwelahan, sapat daw yun na indikasyon talaga na masasabi natin na may bantay sa kalupaan ng inyong campus. Ito po guys ay marami pong nagsasabi din sa atin, binabase ko lang din doon sa mga kwentong ating nare-receive at marami pa rin po tayong nasa liksik tungkol dito sa lugar nila, dito po sa kanilang eskwelahan. At ipagpapatuloy natin yung compilation niya either dito po sa Ilakbot or sa Sindak Short Stories. Ang sabi pa niya sa bandang huli, marami pa po akong personal na experiences sa university namin. And actually, patikim lamang daw ito at sana'y maisulat daw niya next time yung iba pa niyang mga karanasan. So, solid HTV positive daw po siya at love and light, Lila Hermosa, sabi niya dito. Salamat sa inyo Kuya Red at sa lahat ng bumubuo ng Hilakbot, sabi niya dito. Thank you. Sana ito, bago natin tuluyang mai-record for regular, Lila, kung nakikinig ka man, sana nga, dugtungan mo na, isend mo na agad sa amin para hindi... Para mo yung walang maiwan sa mga kwento mo, 'di ba? Ganon din po sa mga nagbabalak na parang gagawing bilang compilation yung kwento nila, yung samot-sari o yung mga random experiences nila na parang kinumpile nila at isahang o minsanang bagsak sa ating email. Mas mainam po 'yon para at least kung ginawa nating regular ay hindi po natin makakaligtaan, hindi matatabunan yung ibang mga isi-send ninyo. Ganon din po sa mga nagpaplano pa na magsisend din ng mga regular stories na medyo mahaba-haba katulad nila. Katulad yung ginagawa po natin kina Draven Black, mga ganyan. Pwede rin po. At kayo na pong bahala guys na makipag-ugnayan sa makipag-ugnayan talaga. Parang ano masyado formal na formal. Makipag-connect sa ating mga admin na sumasagot diyan. Okay? Second story na nga tayo. Diyos ko itong mga ito. Aliw naman tong iba. Anyway, ito na ang ating second story mula naman po ngayon kay Jose. Ito ang subscribers. Hilakbot Stories. Magandang araw po si Red. Magandang araw din sa iyo. Gusto ko lang pong ikwento yung pinaka nakakatakot kong karanasan. Ako po kasi ay nangangarap na maging isang vlogger at naisip ko po minsan na gawing content yung hiking at camping. Sa aking kagustuhan din na hindi gumastos para lang magka-content, tinawagan ko yung isa kong barkada sa probinsya ng Iloilo at naikwento ko nga na kung may alam siya na libre lang na lugar na pwede kong i-vlog at kung masasamahan din niya ako ay mas okay din. May isang lugar po siyang nabanggit sa akin at medyo narinig ko na rin po yung tungkol dun. Pero hindi naman po siya ganoon ka kilala. Pero nababalot po ng kababalaghan ang lugar na yon. Gumayak na nga kami para akyatin yung bundok at kumpleto na kami sa gamit. Pero dahil sa layo at taas ng trek, nakailang tigil kami para mag-photo op at magpahinga. Ginabi na nga po kami at parang may bandang alas 6 na po yun ng hapon o ng gabi nang maakyat namin yung camping site. Sumatapos namin mag-pitch ng mga tents at kumain at nag-bonfire pa. Nagkwentuhan tas may kantahan pa at alam niyo yung tipikal na ginagawa ng mga campers. Hanggang sa lumabas yung isa sa mga kasama namin o naglabas yung isa sa mga kasama namin ng gitara at doon na nag-umpisa ang kantahan. May asaran, tapos tawanan. Hanggang sa may naririnig po ako na kaluskos ng mga damo
na tila may naglalakad at maging yung mga sanga ng puno na nababali. So napatigil kami lahat nang parang may nahulog din na napakalaking bagay. Lahat tuloy kami si Red ay natahimik. Sabi naman ng pinsan ko, baka mga ibon lamang daw yun na nagmamigrate kaya dead man na lang daw. Pero iba yung pakiramdam ko. Kasi parang may nakatingin. Parang may kanina pang nakikinig o nagmamatsyag sa amin. So dahil gusto ko ngang i-vlog yung experience namin, nag-set up ako ng camera, ng ilaw, pero ayaw umandar ng mga equipment. Wala namang moisture para mag-malfunction at naka-fully charged talaga yung mga batteries ko bago umalis at nakatitiyak ako dun. So, ilang beses ko pong sinubukan na i-on ang mga ito. Kahit mga cellphone ay ayaw pong mag-record ng video o kaya kahit kumuha man lang ng picture. Kaya dinaan namin sa kwentuhan na nakakatuwa din kasi nga tungkol sa mga childhood namin yung naging topic. Mga 10 PM nang mag-decide kaming matulog at kanya-kanyang pasok na rin sa tent. Mainit yung panahon na yon kasi summer kaya walang lagaslas ng hangin basta't mararamdaman mo yung alinsangan. So nagising nga ako para jumingle bells at ano ba yan? Tapos may paglabas ko ng tent, biglang may napakalaking bato ang tumama sa puno na parang hinagis. Yung bato na yun, what? 8 feet ang taas, tapos 8 feet din ang lapad? Sure ka? Eh grabe naman yun, ano yun? Baka naman bulalakaw yun. Grabe naman 8 feet, buti hindi ka napagsakan, di ba? At anyway, imposible daw na gumulong yun kasi nasa flat area kami nag-camp at yun yung highest peak sa bundok na yun. So nagising lahat ng kasama ko sa dagundong ng batong malaki na tumama sa puno. Hindi namin alam kung saan galing pero napuno talaga kami ng takot at dun na nagkwento yung pinsan ko na meron nga daw pong kapreng nakatira sa puno na iyon. Ito ang subscribers Hilakbot Stories. Anyway, sabi ko nga sa inyo guys ha, sila po yung naka-experience nito at sila po yung pwede makapagpatunay. At bahala na po kayo guys ha, kung kayo man po ay parang may doubt or hindi. Pero ako, iaalis ko po yung doubt dahil sabi ko sa inyo, sasabihin ko po sa inyo, meron siyang katuloy at maikli na lamang ito na naririto. Pero napapansin ko, i-edit muna natin ito guys ng maayos para maayos din natin yung paglalahad. So kukumpletuhin din natin ito sa Sindak para magalit din yung mga HTV negative sa akin dahil lagi ko silang binibitin at sumasakit ang kanilang mga puso. Are you crazy? Third story tayo para sa mga latecomer. Ito na naman po yung mga latecomers natin. Sana maparusahan itong mga latecomer na to, no? O lagi-lagi na lang. Pero syempre sabi nga natin, let's give them the benefit of the doubt. Baka syempre, baka alam mo, busy sa trabaho, talagang galing pa sa trabaho, ganyan, tapos humabol lang. Okay lang, kung humabol ka ngayon at third story na po ang yung mapapakinggan, replay na lang guys ha. Okay. So third story mula naman po kay Arlene. Ito ang subscribers Hilakbot Stories. Magandang hapon po, lalong-lalo na sa iyo, Sir Red, ang aking favorite na narrator. Okay, baka ganito rin na sinasabi mo kina Kira. Hindi, wag ganito rin yung mga sinasabi. Wag kang pa-fall kasi alam mo 'yon. Ang dami ko na narinig na ganito eh. Laging sinasabi favorite na narrator, pero ang ending iniiwan din lang naman kami, 'di ba? So mabuti na yung ganyan. Yung parang ano lang tayo. Walang strings attached. Ano daw? Kung ano nung mga sinasabi nito. Nakainom ka ba? Parang meron kang hugot ha. Hindi kasi sa totoo guys, marami nagsasabi sa akin ito. Pero dun lang tayo, hindi ko masyadong dinidibdib kumbaga. Dahil baka pag ako nahulog o baka pag ako halimbawa ay, alam mo yon, naniwala ng husto. Ang ending, malalaman ko na ito rin pala yung comment mo sa may selos.
Are you jealous? Hindi, hindi. Totoo yun, guys. Ayoko. Ganito na lang tayo, guys, muna para sakto-sakto lang. Dami mo sinasabi. Third story na nga tayo. So, ito na nga. Story po, ang story ko pong ito ulit ay kay Lola, sabi niya. About kay Lola. Kasi gabi na po iyon at matutulog na sana kami. Nang biglang, may hugot. Nang biglang, narinig po ni na kuya at tito na tinatawag sila ni Lola at sinasabi o tinatawag ang kanilang pangalan. Ang sabi ay marami daw pong dala si Lola. So pagkatapos noon ay dali-dali sila nagpunta sa may sapa, ngunit nagtaka daw sila dahil wala naman daw si Lola doon. At kinaumagahan. At kinaumagahan, nabangga pala si Lola at namatay nung time na yon. Patiktik din po sa pakur. Grabe. Yun lang pala, ume. Nag-i-expect naman ako. Ito naman si Arlene, no? Anyway, sabi niya patiktik daw dito sa Bacoor, Cavite. Pinakikinggan ko po ito habang nag-aaral ako at bago matulog. Natutuwa po talaga ako dito sa SHS, sabi niya dito. So, wait. Sabi niya true story daw ito. So, sige, sabi natin ganun. Pero sana, Arlene, mas dinetalyado mo pa. Idinetalye mo pa, ibig sabihin. Yung kung anong naging feeling mo, anong nangyari, parang ganun. So, anong nang sumunod? Diba, nabangga ng tapos, parang ganun eh. Parang medyo na ano. Kung halimbawa guys, kayo din ay medyo nabitin din dito sa kwento. Napaka-short talaga na story po ni Arlene. Please i-comment nyo po dyan sa comment section na Arlene, I want more. Ganyan. Nasabi mo, Arlene, I want more. Oh yeah. Oh, oh, oh yeah. Ganyan ang comment guys. Wala. Sira ulo talaga tong narrator. Anyway, patik-tik tayo mamaya ng konti guys para i-acknowledge naman po natin yung ating mga channel members at ganoon na rin po yung mga regular po natin na tigapakinig at sana nga guys ay mapakinggan ninyo talaga itong mga patik-tik na ito kasi yung iba'y nagtatampo at sinasabi nila na bakit hindi ko daw nababasa yung kanilang patik-tik. Pero sabi ko nga sa inyo guys, please sana lagi kayo nakatambay lalong-lalo na kapag SHS, kapag ganito kasi dun lang po talaga natin ginagawa ito guys, okay? So mamaya ng konti magpapatiktik na tayo, dyan ka lang, huwag kang alis. Ito ang subscribers Hilakbot Stories. Hilakbot Creepy Facts. May mga naitala sa kasaysayan na sadyang may katawan ng tao na nagde-develop ng kung tawaging corpse wax. Ito ang dahilan kung bakit may mga bangkay na hindi nagde-decompose kahit ilang taon na ang lumipas. Shoutout sa mga may oily skin! Hilakbot Creepy Facts. Sa mga solid kasindak, sundan kami sa social media. I-like at i-follow ang Hilakbot TV Pinoy Horror Stories sa Facebook at Twitter. Huwag rin kalimutan na mag-subscribe at i-hit ang notification bell ng ating YouTube channel. Mga solid HTV positive at kasindak, suportahan ang ating bagong channel, Hilakbot Haunted History. Hit subscribe for more strange facts and dark histories. Experience early access for our upcoming premieres. Watch exclusive member-only videos and more. Click that join button and enjoy exclusive channel membership perks. Welcome to Hilakbot TV. Mga solid HTV positive at kasindak. Ako po si Red, payong kaibigan lang ngayong new normal upang mas maprotektahan ang inyong sarili. Palaging maghugas ng kamay, magbaon ng sanitizer o kaya'y alcohol, isuot ng tama ang face mask, lalong-lalo ang face shield. Palakasin ang resistensya at huwag maging pasaway. Paalala, mula dito sa Hilakbot TV, Sindak Short Stories at Hilakbot Haunted History. Potty.
Nagbabalik para sa mga pa-shoutout o sa mga patik-tik kung tawagin natin dito kung ano. Umpisahan po muna natin syempre sa mga channel members po natin, mga current na nagpa-member po dito. Actually, ito pong listahang ito guys ay November 16. So, needless to say, ito po ay nirecord namin ng ganitong date. Itong date mismo guys. So, sa mga hindi po mababanggit, alam nyo na po yan, hindi po kayo nakasali dun sa list ng November 16 at bawi na lang po tayo sa mga susunod sa mga umalis o kaya o kung halimbawa umalis ka man o kaya kahit sabihin natin nagpahinga ka muna para sa membership, balik lang guys, walang problema. Sa mga naka YouTube Premium, maraming salamat din sa inyo, hindi ko na kayo maisa-isa kung sino-sino man yan. Okay, umpisahan natin kay Cielo Tumabini. Bagong mga names ito guys, sina Milvin 13 nagbabalik, welcome back kay Rica Ranyada, si Jay Dom Toy Shop, si Joanne Hiponia, si Miss Presi Operio, maraming salamat, at sa Operio Twins, tawagin natin Operio Twins, si Chiki Fritzi, si Anton Nicole Darao, Renz Nelborn Pitiza, si Maricar M, Joanne Castillon, oy nagbabalik po si Sir Obeth Kong, maraming salamat, at ubos na ba yung snack ng Cafe Nelo La Trinidad mo dyan, Sir Obeth? Sabihin mo lang. Si Gracie Bahara, Melody Paderna, Luigi Noval, oy mga bagong names po nakikita natin dito. Carol Roque, maraming salamat. 4 months na po sa Red Zone, maraming salamat. Hindi ko lang po alam kung nailunsad nung December or mid-November yung mga exclusive members stories. Paki-check na lamang po lagi ang YT Community tab at maging yung Facebook page po natin. Leia Dizon, si Elaine Pitil, Pichi Marie, si Louis Mark Duterte, si Kaiser Mendoza. Maraming salamat, nasa Red Zone pa rin. Thes Quitano, kumusta po ma? Mabuhay. 23 months na nating kasama si Ma'am Thes Quitano. Kung ngayon siguro, dahil January ito, 1 year and 1 month na siya. Okay? Micah Perez, maraming salamat. Si Ray Cazel, mabuhay kayo dyan. Kumusta ba yung, solid ba yung Laney concert? May pagkakataon sana tayo magkita dyan. Nandun ka rin pala eh. O, di ba? O, nagpunta kami dun. O, pero, yun lang. Daming tao eh. Si Madam Les Prezange, si Divine Grace Nave, Mark Brian Avila, Prince Laher ng Team Aswang, si Rain Angel ng Red Zone. Nax, nako naman, isang taon na po natin kasama si Ma'am Rain Angel, mabuhay po. Maraming salamat sa suporta ninyo. Gayun din kay Pussy Destroyer. Sino pa ba? Si Aliza Valenzuela. Channel has been... kinabahan naman ako dito. Channel has been deleted. Yun kasi yung name niya eh. O sabi niya, channel has been deleted. Yun ang name niya. Tapos Team Tik-Tik siya. Kala ko kung ano. Si Yunhi Rios ng Team Zombie. Maraming salamat kay Yunhi. Ito rin palagi din na nagiging active din sa tweet at saka sa... Opo, salamat din dun sa mga words ninyo, mga kind words ninyo doon sa... Ano lang naman, tatlong voiceovers lang naman yung ginawa natin for AHA doon po sa GMA. Siguro po napakinggan nyo na po yun. Tatlo lang, short lang po talaga yon. And maraming salamat kasi natatandaan ko, isa po si Yuni yung nagsabi na nakaka-proud, ganun. Salamat po dahil kahit papaano may nagiging proud para sa amin. Hindi, kinikilig naman talaga tayo doon. Kaya lang syempre tayo kumbaga... Lagi na natin nagagawa yung ganun. So hindi na bago. Parang immune ka na. Di ba? Pero first, sa mga first time po nakapakinig nun, maraming salamat. Salamat. At saka na dun po sa Twitter natin yon, Twitter ko yon, yung part lang ng voiceover ko, sakaling hindi nyo pa po napakinggan, or i-type nyo lamang yung tamawo sa morgue. Yun po yung episode ng AHA sa kanilang katatakutan Halloween special nila. So yun po, may mga parts po. Panoorin nyo po yun kasi yung buong story na yon ay galing po sa Sindak Short Stories. Kinontak po nila kami para i-feature at re-enact yung mga scenario doon. And then magaling kahit papano, di ba, si Shaira Diaz, ang galing-galing. At saka hindi nyo lang alam, baka nag-face reveal na po ako doon, hindi nyo lang alam. Oo. Ako po yung tamawo doon. Hindi, biro lang. Tuwang-tuwa lang. Hindi, ako ngayon tamawo doon. Ayun nyo ba maniwala? At saka yung mga kasama natin sa PNA, sa Podcast Network Asia. Yun yung producer po namin sa PNA. Nakita nyo ba? In-interview din po doon. Si Blueberry, si Miss Akizet, maraming salamat. Mga 1 year na natin kasama, MNMAT. Hindi ko lang po matandaan kung itong sina MNMAT ay mag-asawa na nasa Amerika. Team Aswang pa rin po hanggang ngayon. Si Gerard Pontinila, si Mishasha Sudario. Maraming salamat, Misha, sa palaging paglalike ng ating mga posts sa Facebook at sa Facebook page.
Marubalgo, si Maria Menciara Cardoza, nag-upgrade to Team Zombie si Thelmo Loves at si Samson Mabalay. Itong si Samson Mabalay, lagi po yung nasa end credits na yan. O lagi siya nagpaparamdam kapag tapos na yung episode. Maraming salamat, napapagalaw mo palagi yung mga basong may crack dyan na Samson Mabalay at sa mga dating kasama mo, yung batch mo, maraming salamat. Nakalimutan ko yung name ni Jay Cabello ba yun? Caballero. Hindi ko lang sure pero maraming salamat dahil nagpa-super thanks po siya at super stickers natin, super chat. Maraming salamat at kahit papaano ay may pang, alam mo yung pang snacks din kahit yung mga cheese curls lang yung mga editor natin. salamat. JR ba yun? Jay Cabello. Parang ganun eh. Paramdam lang guys, pakikorek ako kung mali yung pagkakasabi ko. Dito naman tayo sa ating mga regular listeners katulad lamang po ng mga nagsipag comment sa ating comsec. Medyo mahaba-haba to guys. Kaya sana ay kapit-kapit lamang dyan ha. Katulad na lamang si Mama Shishin, palagi din po natin itong nakakasama, nagko-comment din sa Facebook natin. Sabi niya, hello Sir Red, sabi na-receive ko na po yung reply ni Admin Clay. Opo, kasi na-feature natin yung kanyang story nung, kailan ba? Nakaraan ata na, ito lang, ito January 2 ata kung daw nagkakamali. Sabi niya dito, busy now ako sa pakikinig ng ang batang ipinanganak sa Haunted House. Kakabitin kada episodes parang Mateo Lebron. Mateo Lebron. Mama, ginawa akong basketball player. Mateo Lloron. Baka Mateo Lebron. Anyway, si Alisa. Maraming salamat. You know what, Sir Red? I am more interested to hear your voice, your antics, your crack jokes, and how you narrate than hear your horror stories. Di kasi ako matakot man lang dahil sa malamig at maganda mo. Ito na naman. Maraming salamat. Baka ito rin sinasabi mo dun sa sa ibang mga, baka ito rin same comment lang comment bot. Maraming salamat Alisa, mabuhay ka. At sabi niya, pahabol, ikaw at stories mo pampatulog ko, hindi ako makatulog without listening. Salamat. Ganyan din sinabi nung ibang mga unang nakadiscover noon at bigla din nawala ha. Dapat by 2024 makikita pa rin kita ha. Patik-tik nga po Sir Red, sabi ni Sir Reese, a new listener po from Canada. Na-discover ko po yung channel nyo 6 months ago at ginagawa ko po kayong background sa work pati sa bahay kapag may ginagawa. I want to stay as a silent listener forever. Pero gusto ko na malaman ninyo na merong nakikinig sa inyo dito sa Canada, hindi lang po ako. Uy talaga, maraming salamat. Salamat po sa mga nandiyan sa paramdam lang po guys, yung mga tiga Canada. Mga tiga Canada at mga United States. Salamat. Si Noveline Diego, lagi din daw po nakikinig. At curious daw siya sa backstory ng Haunted House, sabi niya dito. Opo, nakumpleto na natin ang series natin na iyon, yung month long natin na series ang batang ipinanganak sa Haunted House na akda na kaibigan natin si GY Jones. At sana ay supportan nyo pa rin kahit natapos na po yung Halloween, November, December, January. Baka po next month ay tatanggalin natin sa catalog yung ang batang ipinanganak sa Haunted House para mag-prepare din po kami sa iba pang series ni GY Jones. At yun din po kasi yung nasa agreement namin. So please, sana paramihin nyo pa po yung makikinig niyan. Pinaghirapan po talaga namin guys. Talagang pinagpuyatan namin. Nakita nyo naman dun sa finale na may kadugtong doon yung, di ba, yung ating, yung mga bloopers and all. Talagang inaabot kami ng madaling araw. Yun nga lang, syempre hindi naman natin mapilit yung iba. Pero sana guys, ay supportan nyo lahat ng mga series natin para matuwa din po yung mga series writers. At nang sa ganun makapag gawa pa tayo ng iba't ibang mga series mula po sa kanila, mga same writers na yon. And then, kapag nawala po sa catalog, ganito po kasi nangyayari kapag nawawala po sa catalog yung per episode, ibig sabihin, ready na po kayo for the full episode. Ifu-full episode na po yan, okay? So para hindi kayo malito kung ano yung pakikinggan ninyo, okay? Si Vincent Bacuno Reyes, si Laika Kezan o Kenza, si Maria Rio Grace Corpus, na-miss ko po ang boses ninyo. Welcome back sa inyo dyan. Si Valerie Ann Lee, musta na po kayo? Si, sino pa ba? Maricar M. Ay, ano natin to? Dating member. Tama? Parang hindi ko siya nabasa dito. Baka umalis na siya nung di ba? Anyway, si Claudine, 2021 po ako nag-send pero hindi pa.
Sorry na kasi may 2020 pa po mga nag-send talaga, hindi pa rin nababasa. Sorry po kung medyo nadi-delay talaga guys ha. Pero sabi ko nga sa inyo, hintayin nyo lang po ang yung sasabihin ni Admin Clay sa inyo guys. Ganun lang po talaga yung gawian dito. Si Mash K, copy and paste ang kwento ng iba, tapos yung iba talkies pa sabi niya. Pertaining doon sa ibang mga nagsisend dito sa ating SHS, kaya pakiusap ko lamang po guys kung sakali man na talagang naisend ninyo sa ibang mga kaibigan natin sa community, sa horror community, mga kaibigan nating narrator, please wag nyo naman nang isend sa amin para hindi po kasi kami nagkakamonitoran na eh. Hindi na po kami yung nakakapag-chat na madalas katulad dati na May story ka bang ganito na parang ganon? Or kaya minsan yung mga listener kasi yung nagsasabi sa amin na narinig ko na ito sa channel na to, tapos same yung sender. So kung ganon man guys at hindi man o nagkasabay or nagkataon ng same story tapos same sender din lang, unawain nyo na lang guys. Ibig sabihin lang yung sender gusto lang niyang mapakinggan talaga yung kwento niya kung saan mauuna. Diba? Yun nga na minsan natatouch move, napoproduce na po natin. So, pag naproduce na kasi guys, wala nang urungan. So, talagang i-air na natin no matter what. At saka ini-inform na rin namin yung sender na i-air yung kwento niya. Diba? So, ganun na lang guys ang mangyayari. At huwag na rin po ninyo gayahin yung ibang mga naging listener po na I don't know kung na-turn off sa amin nung sila kila Kira, kila ano. Kasi minsan may mga listeners daw po, common listeners, na ang gusto ata ipag-away-awayin kami sa community tulad nung mga unang nabanggit ko. Pero so far wala naman na po, hindi na namin sila nararamdaman, hindi na nila ginagalaw yung baso. Ewan ko kung nasaan na, baka silent listener na sila pero hater or basher in the making. Ito si Lamente de Christine Gomez, yung second story sa Red sa episode 223. Sabi niya, may ganyang experience din ako nung bata ako, kaya till now hindi ako lumalapit sa kahit na anong santo. Though hindi naman gumalaw yung sa experience ko, I sense dread and bad aura while being near one of them, sabi niya, when I was a kid. So ganun nga yung sinasabi ko sa inyo, diba, yung tungkol sa mga ribulto. So bahala na kayo guys, at saka doon na rin po sa mga sinasabi natin na tag dito, yung mga medyo sensitive sa mga tungkol sa religion, mga religious horror story. So please naman unawain niyo po yung mga disclaimer ha. Uulit-ulitin ko once and for all, ngayon ko lang idadaldal kasi tungkol doon sa ano, yung Christmas horror stories natin. O yung batang pinanganak sa haunted house, may nabanggit lang na pare, may nabanggit lang na nasa impyerno si Father Dakayman, mga ganyan. Parang sinusumpa na naman yung channel. Bakit ganyan yung paniniwala nyo? Lagi na lang yung ano, ganyan. Pakinggan nyo muna kasi guys, yung buong series bago kayo mag-judge, bago kayo magsalita, di ba? Para at least nang sa ganon, mabuo nyo muna and then saka kayo mag-conclude. Hindi porke may religion tungkol sa pari, madre yung ating nagiging main subject, eh wala na kami paniniwala, di ba? Parang gano'n. Nasa inyo na yan. Basta kami guys, nandito kami, gagawin namin yung ganitong klase mga kwento to entertain lahat na mga na-entertain namin, lahat ng mga nagiging loyal na followers and listeners natin. So hindi ko na po i-explain ito uli sa inyo. Okay? So para malinaw lang. Pa-mention naman po, wala akong pinalalagpas na episode from Sindak to Hilakbot. Sabi niya currently waiting po sa mga new episodes ninyo. Salamat, lalo na yung Mary Cherry Chua. Speaking na Mary Cherry Chua guys, hindi po story ni Sir Angel Portea yung gagawing movie tungkol kay Mary Cherry Chua. It's a different story. Hindi po siya galing sa Hilakbot, hindi po siya galing sa novel ni Sir Angel Portea. Iba po yun. Nagkachatan kami one time ni Sir Angel Portea tungkol doon. So, titingnan natin, supportan na lang natin mga pelikulang Pinoy and kung paano ba yung gagawin nila na twist naman doon kay Mary Cherry Chua. Pero base doon sa na nabasa namin sa isang online article ng mga showbiz writer na shinare ko rin kay Sir Angel, yung writer po ng Mary Cherry Chua dito na lumabas sa HTV. Parang may tungkol sa ano eh, isang estudyante na gagawa ng research paper tungkol sa urban legend na ito kay Mary Cherry Chua kasi nag-aaral din daw siya doon sa school na yon. So parang na-curious siya na gumawa ng research paper and then yun na yung magiging twist, yun na yung magiging plot so far sa nabasa naming initial na report tungkol doon. So hindi po siya kay Sir Angel, okay? So ganun lang guys. So
panoorin nyo na lang and tell the difference kung kanino mas maganda. Siyempre, mas maganda kay Sir Angel. May bias agad. Joanne, hello sa iyo, Joanne. Sabi, nawawala ako sa focus doon sa moment na natatakot ka tapos bigla kang matatawa sa pagsingit mo. OFW po from Qatar, sabi ni Joanne Janine. Salamat sa inyo. Sino pa ba? Si Poison ML, patik-tik po ako lagi. Sabi niya, si Poison ML, maraming salamat. Hera Karakle. Karikle, tama ba? Nawala yung antok ko lagi sa mga tokis lang daw na mga nagsisend. Si, sino pa ba? Si Road Trip? Sino pa ba? Si, eto si Louis Mark, sige batiin na rin natin. Patik-tik na rin po natin si Louis Mark Duterte. Ang sabi niya, yung misis ko po laging sinasabi ba't daw sobrang hilig ko makinig sa channel nyo, Sir Red. Pero pag nakapakinig siya nang nasa gitna ng kwento, tanong naman ang tanong kung ano nangyayari, tapos lilipat ko na lang at uulitin mula sa simula para wala nang tanong. Kasi silent listener yan, yung ibig sabihin nga. Maraming salamat sa iyo sa mag-asawang Louis Mark Duterte. Simply an, pareho tayo si Red, hindi rin po ako nagpupunas-punas sa mga santo at pareho din tayo ng rason. Salamat sa iyo, Simply an. Si Samantha May Sabater, patik-tik naman po si mama ko na si Christine at yung kapatid ko na si Dandan at si Ashley po at ang aking bagong recruit na si MB po. Nakikinig po kami sa YouTube po at minsan sa inyong Spotify. Tiganabwa, Camarines Sur po kami. Ayan, Diyos Marhay na Banggi. Diyan sa mga tiga Nabwa, maraming salamat po. Sino pa ba? Irish Ivy Pinuela, paano po magpa-member? Meron po dito sa ating description section, may kita nyo po dyan guys, yung ayan, join this channel to get access to perks. Ayan, click nyo lang po yung blue na link na yan at makikita nyo po doon and then select na po kayo kung ano yung gusto ninyo. Maraming salamat guys ha, dahil malaking bagay po talaga yung pagpakikinig, yung mga loyal nating listeners naka YouTube Premium o kaya naman yung mga solid talaga na hindi tayo iniiwan ng mga members. Salamat po sa inyo. Si John Ryan Malitaw, patik-tik naman, almost 2 years na po akong silent listener at gustong-gusto ko po talaga ang inyong mga stories at inaabangan po namin ni na Daddy at Mommy yung episode nyo po, yung true story. Try ko din po mag-share ng ilan sa mga karanasan ko after ng thesis. Medyo busy pa po, sabi niya, from ano to, Bowak Marinduque. Marinduque? Bowak po ba? Bowak. Maraming salamat John Ryan Malitaw at sa iyong Daddy and Mommy. Sana pinangalanan mo na sila para, di ba, natik-tik na rin natin ng sobra. Always ako nakikinig sa series, sabi ni I Love You Idol Noor. Si JM Pagirigan, patik-tik po, silent listener from QC. San ka dito sa QC? Malayo ka ba dito sa Sugar Town? Daan ka naman dito, basta makita mo yung unang bahay na may kulay red na bubong sa Azucarera Street. Hindi nga, totoo yun ha, na may water refilling station sa harap. Ayan, puntahan mo ako dyan magpa-refill. Ayaw nyo kasing maniwala na meron kaming water refilling station ni Pam. Totoo. Sabi ko sa inyo, water refilling namin, Malabanan Water Refilling Station. Totoo to guys. Naku, ayaw nyo maniwala. Puntahan nyo nga, basta tingnan nyo na lang doon yung, i-google search niya na. I-google map niya na yan. Si Ashley Cortuna, hello sa inyo. Si Moto Vlog Daily Grind. Maraming salamat. Ito si Moto Vlog, parang nabati o na ano na natin dati to eh. Lagi-lagi din nakikinig to eh. Si Mami Peng, lalong-lalo na Mami Peng 78. Maraming salamat sa walang sawang pakikinig at syempre sa pagkapit sa matigas at paghimas ng madulas. Ayan, maraming salamat po muli kay Nanay Josie Rayla ng Tarlac at sa iyong anak na si Destiny Joyce. Mabuhay po kayo sa mga katulad po ninyo. At sa lahat din po na mga naka-tune in sa atin at sa hindi po natin nabanggit na mga pangalan, sabi ko sa inyo, dyan po sa comment section na mga patik-tik at nang sa ganun ay akin pong mabanggit isa-isa kasi dun ko na po dinedirect at hindi ko na po papahirapan pa si Admin Clay na kopyahin lahat yan o screenshot nila paring RJ, okay? Supportan nyo rin po yung mga brother YouTube channels po natin. Maraming salamat po sa walang sawang pakikinig at walang sawa po na suporta ninyo. Tapos sabi din dito ni Miss Presi pala, natatandaan ko dun sa chat niya na ano ba yun, di ba nagkatotoo yung sinabi ko sa inyo Sir Red, sabi niya ganun. Buti nga daw dun sa mga nagda-down daw sa atin. O kung yun, natatandaan sinabi ko po yun.
Sinabi ko po yun, talaga may nagda-down sa amin nun. Pero ayan yun lang, sabi ko kay Miss Presi, kapag sakali man, in real life, ganyan din talaga sa inyo guys. Kahit sino naman, merong ganun, di ba? May mga nagda-down, may mga nagmamaliit, may mga nagda-doubt sa talent or skills mo. Sabi, ano na yan, dead man na yan? Hayaan nyo na lang silang mag-overthink. Di ba? Yun na lang, ganun na lang kasimple. Anyway, maraming salamat. Ako po muli sa Red, tuloy-tuloy lamang hawaan para wala ng galing at lahat tayo ay solid. HTV Positive. I love you all guys. Next SHS ulit. Pahinga tayo. Enjoy the rest of the week. May mga kwentong kabawalaghan o mga karanasan kang kahilahilakbot na nagmumulto sa iyong memorya? Ibahagi na yan sa pamamagitan ng voice message o kaya i-type at i-send sa sindakstories2008@gmail.com. Maaari ring i-private message sa Hilakbot TV Facebook page. Ating pagkwentuhan ang inyong real paranormal experiences kasama si Red. Lunes at Biyernes, ito ang Subscribers Hilakbot Stories.